May kamalayan ba kayo patungkol sa mga insekto na nasa paligid nyo? Alam nyo ba na marami sa mga insekto na ating nakikita ay napakadelikado at pwede nyo itong ikapahamak kapag nakagat kayo ng mga ito? Ngayon ay ating alamin ang mga nakakamatay na insekto sa buong mundo. Yo, what's up sa inyo mga katambay? It's your boy John Fox PH. Panibagong araw at panibagong kaalaman na naman ang ibabahagi ko sa inyo kung saan pag-uusapan natin ang siyam na pinakadelikadong insekto sa buong mundo mula sa bullet ants hanggang sa mga lamok. At kung bago ka lang sa ating channel, ay pwede mo bang pakipindot ang subscribe button at pakipindot mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong uploads. At paabutin na rin natin ng 3,000 likes ang video na ito. Alright? Kaya, kung handa ka na ay simulan na natin. Damn. Number 9, bullet ant. Kilala ang insektong ito bilang pinakamasakit kumagat na insekto sa buong mundo. Ang makagat ng bullet ant ay isa sa mga pangyayaring hindi mo talaga gustong ma-experience. Ang mga ito ay native sa rainforest ng Central at South America. Maliit ngunit delikado ang mga langgam na ito. At kilala ito sa tawag na Hormiga 24 na ang ibig sabihin ay 24-hour ant na tumutukoy sa buong araw na sakit ang mararanasan mo kapag nakagat ka ng langgam na ito. Maliit man ang mga ito, ngunit hindi mo lubos sa kalain na ang epekto ng kagat nito ay para kang tinamaan ng bala. Sa katunayan, may isang indigenous na tribo na ginagawang ritual ang pagpapakagat ng bullet ants. Ang mga batang lalaki na gustong mapabilang sa mga maikisig at matatapang na lalaki sa kanilang tribo ay magsusuot sila ng glove na may maraming bullet ants sa loob ng 10 minuto. At kapag nalampasan nila ang pagsubok na ito, ay matatawag na silang mandirigma ng kanilang tribo. Number 8, Giant Hornets. Ang napaka-agresibo at teritoryal na Japanese Giant Hornets ay kilala sa kanilang napakasakit na kagat at nakakatakot na abilidad. Ang mga subspecies ng mga Giant Hornets na ito ay mas malaki pa kaysa sa mga normal na hornets. Alam nyo ba na kaya nilang manghunting na mahigit 50 honeybees sa isang araw? Ang nilalang na ito ay mabilis at madali lang magpadami kaya isa ito sa mga peste sa bansang France at England. Ang lason ng mga giant hornets na ito ay sumisira ng red blood cells ng tao at yung mga may allergic reaction ay pwede nila itong ikamatay. Sa katunayan, ang insekto na ito ay pumapatay ng 30 hanggang 40 katao sa bansang Japan kada taon at marami na rin ang na-hospital dahil sa kanila. Ang lason ng insekto na ito ay inaatake ang nervous system at sinisira nito ang tisyo ng balat ng kanilang nabibiktima. Kaya naman, kung nakasurvive ang tao na nakagat ng hornets na ito, ay kailangan pa nitong tumaan sa maraming dialysis treatment upang makarecover. Ang mga giant hornets ay na-attract sa mga alcohol at sa mga matatamis. Kaya naman naisipan ng gobyerno ng Japan at China na wasakin na ang kanilang mga pugad upang maiwasan ang pagdami ng kanilang mabibiktima. Number 7, fleas o pulgas. Matagal nang naisip ng mga mananaliksik na ang mga pulgas ng mga daga ay siyang nagpapalala ng sitwasyon noong umusbong ang Black Death sa Europe sa panahon ng medieval period. Ang mga pulgas ay umiinom ng dugo at nagkakalat ito ng mga disease sa kanyang nakagat gaya ng mga hayop at mga tao. May kakayahan din itong tumalon ng hanggang 2 feet. Ang bubonic plague ay sanhi ng mga pulgas na may dalang bakterya na tinatawag na Yersinia pestis. Gaya nga ng sabi ko kanina, ay nagdadala mga ito ng mga sakit mula sa naimpeksyong host nila at hanggang sa maipasa na nila ito sa iba't ibang hayop o tao na nakakagat nila. Marami din ang nagsasabi na hindi pulgas ang dahilan sa bubonic plague, ngunit ang nakakaimpeksyong bakterya na dala nila ang mas lalong nagpapalala sa sitwasyon. Ang disease na ito ay lumalaganap pa rin sa mga piling lugar, ngunit meron na ding mabisang gamot para dito. Ang mga modernong pulgas ang nagdadala pa rin ng mga bakterya at sakit gaya ng typhus, flea bites at allergic reaction sa mga hayop at mga tao.
Makakate ang kagat nila, kaya doble ingat tayo sa mga ito dahil nangingitlog sila ng mahigit 50 itlog sa isang araw. Number 6. Tarantula Hawk Wasp. Ang uri ng wasp na ito ay mapag-isa at naglilibot ito para mambiktima ng mga tarantula. Ang kagat ng wasp na ito ay tinuturing na pinakamasakit sa buong mundo at sa katunayan ay inihahalin tulad ang kagat nito sa isang high electric voltage. Ngunit ang sakit ay tatagal lamang ng 3 hanggang 5 minuto. Pagdating naman sa kanilang pangunahing target na tarantula, ay hindi lamang ito makakaranas ng shock, ngunit maaari din itong ma-paralyze at kapag wala ng laban ang mga tarantula, ay mangingitlog na ang mga wasp sa loob ng katawan ng mga tarantula. At kapag napisa na ang mga itlog, ay kakainin ito ang tarantula at iniiwasan ang vital organs para manatili pa rin buhay ang tarantula. Buti na lang ay hindi mga tao ang tinatarget ng wasp na ito. Kung iisipin talaga natin ay talagang nakakatakot, diba? Number 5. Botfly. Pamilyar ba kayo sa insektong ito? Ang botfly ay hindi ganong nakakamatay, ngunit ang kanilang mga itlog ay nabubuhay sa loob ng kanilang mga biktima. Kapag ang tao ay nakagat o nadapuan ng human hunting botfly, ay maaari itong mangitlog sa balat ng tao hanggang sa ma-develop ito at maging larva. Sa kabilang senaryo naman, ay maaari silang mangitlog sa mga lamok o garapata upang maipasa nila ito sa ibang hayop o sa tao. Mararamdaman mo talaga na may larva na gumagalaw sa balat mo. Kaya naman, ang maaaring unang panlunas nito ay ang petroleum jelly upang hindi sila makahinga at maaari din itong kunin gamit ang tweezers. Number 4. Killer Bees. Kilala at kinakakatakutan ng lahat itong Africanized honeybee o killer bee dahil mas defensive ang bubuyog nito kaysa sa ibang uri ng mga bubuyog. Ang kagat nila ay pareho lamang ng normal na honeybee, ngunit mas agresibo sila at sabay-sabay silang sumasalakay at wala ni isang may iwan sa kanilang pugad. Kadalasan sa mga kanilang inaatake ay talagang namamatay at napaka-common na ito sa mga species na ito, kaya sila tinawag na killer bee. Saan nga ba nanggaling ang mga killer bee na ito? Noong 1950, ang mga Brazilian scientists ay nagsagawa ng crossbreed mula sa Southern African honeybee at European honeybee sa pagbabasakaling makagawa sila ng bubuyog na mababagay sa klima ng South America. Pero ang iba sa kanilang ginawang crossbreed na bubuyog ay nakawala at madali lang itong nagparami at kumalat na sa buong Amerika. Na-attract ang mga killer bee sa mga simpleng tunog gaya ng mga ingay at vibration na galing sa mga sasakyan at heavy equipment, kaya naman nagiging agresibo ang mga ito pagdating sa mga ingay. Number 3. Kissing Bugs. Hindi ito isang inosenteng insekto gaya ng pangalan nito dahil ang uri ng mga ito ay nakakamatay dahil sa kanilang kakayahang makapagkalat ng Chagas disease sa mga tao. Sumisipsip ito ng dugo tuwing gabi at doon din nila inilipat ang parasites sa mga tao. Nakuha nila ang kanilang pangalan dahil sa kanilang ugali na mangangagat sa mga parte ng tao gaya ng mata at labi. Mas malaki ng konti ang mga kissing bugs sa barya at natatagpuan ang mga ito sa mga mainit na lugar gaya ng Southern US. Ang Chagas disease na galing sa mga ito ay may dalawang uri. Ang una ay mayroong mga common na sintomas gaya ng muscle ache, rashes at ang pagsusuka. At ang pangalawang uri naman ay ang chronic stage na nagdudulot ng paglaki ng puso at iba pang mga heart rate condition. Number 2. Locos. Ang mga locos o balang ay isa sa pinakamapinsalang insekto sa kasaysayan. Halos kapareho lamang ng locos ang mga grasshopper, ngunit iba ang mga ito dahil sama-sama talaga ang mga insektong ito at bumubuo na parang ipo-ipo sa kalangitan at inaatake nila ang mga palagan at iba pang mga tanim. Hindi man ito direktang sumasalakay sa mga tao, ngunit ang pangunahin nilang punterya ay ang mga palay at mga pananim. Ang mga insektong ito ay nagdulot ng malaking pinsala sa panahon ng mga Peru sa bansang Egypt. Ang unang ideya ng mga tao upang mawala ang mga locos ay nagliliyab sila ng malalaking apoy upang mamatay at umalis ang mga insektong ito. Pero sa ibang lugar ay ginagawa itong pagkain ng mga tao. Ang uri ng insektong ito ay nagdudulot talaga ng pinsala sa lahat ng mga tanim sa iba't ibang lugar magpahanggang sa ngayon.
Number 1, mosquito. Sigurado akong lahat tayo ay pamilyar na sa insektong ito. Dahil hindi lamang ito makikita sa iisang lugar, ngunit makikita natin sa ang sulok ng ating bahay at sa ang sulok ng ating daigdig. Itinuturing ang mga lamok bilang napakadelikado at nakamamatay na insekto sa buong mundo. Nagdadala ito ng mga sakit gaya ng Zika virus, West Nile, malaria at dengue. Pero alam nyo ba mga katambay na hindi lahat ng mga lamok ay sumisipsip ng dugo? Dahil ang mga lalaking lamok ay sa mga plant nectar lang sumisipsip at yung mga babaeng lamok lang ang nangangagat sa ating mga tao dahil kailangan nila ng dugo para mapisa ang kanilang mga itlog. Kailangan talaga nating mag-ingat sa bawat kagat ng mga lamok dahil ang iba sa mga lamok ay nagdadala ng sakit katulad ng mga nabanggit ko kanina at pwedeng malagay sa panganib ang ating buhay. Alam nyo ba na mahigit 1,000,000 katao ang namamatay sa buong mundo dahil sa mga insektong ito? Maliit pero ito ang pinakadelikadong nilalang sa buong mundo. Matagal nang nabubuhay ang mga lamok sa ating mundo na nasa mahigit 210 million years na ang nakalipas. Mabuti na lang at meron tayong mga dragonfly na ang unang kinakain nila ay mga lamok. Sa katunayan ay may mga ibang bansa na nagre-release ng mga dragonfly upang mabawasan ang mga lamok sa kanilang lugar. May dagdag ko lang mga katambay na sa lahat ng klase ng mga dugo ng mga tao ay mas na-attract ang mga lamok sa mga taong may type O na dugo. At dito na nagtatapos ang ating video mga katambay. Ikaw katambay, may natutunan ka ba sa video natin ngayon? Comment lang dyan sa comment section at babasahin natin yan. Alright? Peace mga katambay!